Nag-ampong ka ng isang bata sa lansangan. Hindi mo kadugo, hindi mo kaano-ano, pero minahal mo na parang tunay mong apo. Lola, patawarin mo ako. Ikoy! Naku, Sophia! Nawawala si Ikoy! Ay! Saan pupunta? Babalik ka na si Paan? Hindi pwede. Sasama ka muna sa amin. Paalam, Lola. Salamat sa lahat ng binigay niyo sa akin. Salamat sa pag-aalaga, sa pagmamahal. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Maraming salamat sa inyo, Sophia, Anna, Kevin. Pangako ko sa inyo na hindi kayo magsisisi na sa akin yung pinagkatiwala ang pag-aampong kay Ticoy. Dapat itong araw na to, masaya to. Kasi nakahanap na tayo ng pamilya para kay Ticoy. Kamusta ka dyan, madam? Oh, bakit malungkot ka? Di ba dapat masaya ka kasi tapos na yung mission mo kay Ticoy? Masaya ako para kay Ticoy. Pero dahil dun sa nangyari kay Lola, naalala ko ako dati nung namatay ako. Bakit naman? Si Lola hindi makalimutan. Ayaw kalimutan ng apo niya dahil minahal siya. Binigyan siya ng pagmamahal ng lola niya nung nabubuhay pa siya. Ako, hindi ako makalimutan ng mga taong nakasama ko dahil kasi sa mga kasalanan na gawa ko. Ito naman. Yun lang ba yun, madam? Ako, huwag man nang dinidibdib yun masyado. Ang importante ngayon, gumagawa ka ng paraan para ituwid yung mga pagkakamali mo, di ba? I guess. Eh, ganun talaga, no? Yung mga tao dumadating sa buhay mo, tapos bigla nila nawawala. Minsan hindi inaasahan, pero kung gano'n sila kabilis dumating, ganun din nawawala. Pero, ang importante, yung alaala nila. Yung relationships, yung mga experiences natin na kasama sila habang buhay na maiiwan sa atin. Kahit hindi natin alam sa gusto man natin o sa hindi, one way or the other, binabago tayo nito. Binabago nito yung takbo ng buhay natin. Alam mo, madam, tama ka dyan eh. Sumasanghayon ako dyan sa sinabi mo. Kasi, tignan mo ah, ikaw, tayo, o diba, nagkakilala tayo. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng personal tsaka working relationship, di ba? Eh, pero isang araw, mawawala ka. Tapos, maiiwan ako. Pero, maalala ko yung pinagsamahan natin, di ba? Tsaka, aminin ko man o hindi, madam, nagbago ako eh. Tsaka, yung pagkatao ko. Pakiramdam ko nga, hindi na ako makakabalik dun sa Sophia ang kilala ko bago kita makilala. Same with me, Sophia. Nabago ng pagkakakilala ko sa'yo. Buhay ko, pagkatao ko. And I'd like to thank you for that. Talaga, madam? Ako, dapat mag-celebrate tayo. Kukunin ko yung ice cream dun, hintayin mo ako, okay? Hindi ba dapat tulog ka na? May pasok pa tayo sa opisina bukas, remember? Oo nga, madami. Kaso, namimiss ko si tatay eh. Sana kaya yun, no? Sophia, I'm sure he's all right. Ilang araw pala nawawala si Andres. Miss mo na? Eh, siyempre naman, madam. Eh, araw-araw kong kasama yung tao, tapos biglang nawala eh. Natural, mamimiss mo, hahanap-hanapin mo. Eh, ikaw ba? Wala kang experience o mga taong namimiss? Kayo. Ikaw. Si Kevin. Pamilya mo. Alam mo, pag natapos na yung mission ko, namimiss ko kayong lahat.
pag nasa langit na ako. Ako, madam, ah. Nagsisenti-sentihan ka dyan. Alam mo, hindi bagay. Tsaka, paano ka naman nakakasigurado na sa langit ka pupunta? Diba, oh, eh paano kung hindi mo natapos yung mission mo? Tapos naubos na yung 100 days mo? Naku, madam, bagsak mo, impyerno! Sophia, don't say that. Pinapakaba mo ako, eh. Makatulog na. Good night. Ay, madam, madam, madam! Sandali lang naman. Ikaw naman, di mabiro. Joke lang yun, no? Eh, syempre, mamimiss ka namin. Wait. Oo nga. Seryoso ko, madam. Pag nawala ka, mamimiss kita. Pakap naman dyan. Hello? Hello. Bakit mo ako binabaan? Diba sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag ulit. Gagawin ko yung usapan natin, okay? Wala akong panahon makipaglokon sa'yo, Miranda. Pagbibigyan kita hanggang bukas. Kapag ikaw, wala ka pa rin ginawa ang paraan para ako makalabas nito. Sinasabi ko sa'yo, malalaman nila ang totoo. Huwag! Huwag mong gagawin yon. Sige, hanggang bukas. Ayusin ko yung problema. Hello? Hello, Donnie. Yes. Kailangan kong tulong mo. I need you to do something for me. Captain! Hey, sir, good evening. What a surprise. Buka, buka. Mukhang napaka-importante yung ibabalita mo sa akin at hindi mo na ako nahintay sa opisina. Is this about the murder case of Madam Anna? Yes, sir. Tungkol ito sa murder case ni Madam Anna. That's good news. Mako-convict na ba yung nahuli niyong driver? Si Baldo. Sir, posibleng hindi ganun ang mangyari. Meron kaming bagong testigo ngayon. Ang sabi niya, walang kasalanan si Baldo. Hindi si Baldo ang pumatay kay Madam Anna. What? Walang kasalanan si Baldo? Hindi ko maintindihan. Nanggaling siya doon sa kotse bago ito sumabog. Tapos may nakuha ko yung ebidensya sa bahay niya. Sir, hindi namin pwede ibaliwala yung sinasabi ng witness na inilabas ng abogado ni Baldo. Kailangan imbestigahan namin yun. So ano? Anong mangyayari ngayon? Depende sa panibagong investigasyon. Depende rin sa panibagong witness na pakikinggan namin. Kung kailangan i-reopen ang kaso, bubuksan. Iimbestigahan muli yung murder case ni Madam Anna. Anong kapalpakan to? Hindi niyo ba nakita yung witness dati pa? Ano ba klaseng trabaho ang ginagawa ninyo? Sir, sandali lang po. Naiintindihan po namin na gusto niyo agad matapos ang kaso ito. Pero huwag kayong mag-alala. Mahuhuli din namin ang tunay na killer. Ba't ganyan ka makatingin? If you're insinuating, Captain, na isa ako sa mga suspect ninyo, sinasabi ko sa inyo ngayon, nagkakamali kayo. Mabuti pa, hulihin niyo na ang totoong pumatay kay Madam Anna. Siguro dapat yung gawin nyo ngayon yun. Tutuloy na po ako. Babe! Good morning! Jessica, hey! You're here early? Yeah, ikaw din. It's a surprise sana kita sa office mo pagdating mo, pero naunahan mo pa ako. Oh well, na-surprise naman ako eh, so... Well, tara! You know what? I realized I forgot something sa kotse. So, why don't you go ahead? Susunod lang ako. Okay. Okay? See ya. Wait, kung hindi si Baldo ang killer, ibig sabihin the real killer is still at large. And worse, baka ilagay nila ako sa list ng possible suspects. What? No! That's not going to happen! Hindi ko hahayaang mangyari yun! Look, Harry, I appreciate your concern, hon. But it's not like may magagawa pa tayo. Are you sure you're okay? Well, no. No, I'm not okay. I mean, bakit ka nila pagbibintangan? Hindi nila pwedeng gawin yun. Mali yun. Don't worry. Malalampasin din natin to, hon. I just hope kung sino totoong killer ni Madam Anna, mahuli na siya kaagad.
Wala bang nabanggit si Bobby kung bakit ka papasok ngayon? Eh, wala. Wala namang binabanggit sa akin. Basta sabi niya, importante daw na pumasok ako ngayon. Customary naman kung nagsasabi ang dalawang magkatrabaho dito sa opisina ng hi, hello, good morning. Alam niyo, huwag lang nga kayong mahiya. Ako lang naman itong nakikinig eh. Hi. Hello. Good morning. Ngayon na ipakita niyo na sa akin dalawa kung gano'n kayo ka-intune sa isa't isa. Can we please move on now? Yeah. Please? Of course. Hello? Hello, Miranda. Bakit ang tagal mo na masagutin yung telepono? Ano pa kasi kailangan mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang tawag ng tawag sa akin? Kung ikaw, ginagawa mo na yung napag-usapan natin, hindi na ako tatawag. Ginawa ko na, okay? Umaandar na. Konting hintay na lang. Siguraduhin mo lang, Miranda. Dahil kung hindi, may mang... Come in, please. Sophia, nice to see you. Good morning, Bart. Good morning, Bobby. Good morning, Sophia. Come in. Take a seat, please. I'm sure aware kayong dalawa sa resulta ng annual department planning natin. And napagkasunduan namin that we go for bigger and better acquisitions in Europe. That means, since kayo ang department heads, kayo ang i-assign ko para pumili ng mga brands na habulin natin for the next half of the year. Ito nga pala yung list na binigay ng research department. Pero huwag kayong magpatali dyan sa listahan na yan. Pwede kasi kayong maghanap at mag-recommend ng iba. Okay? Any questions? No. No more questions, Bobby. Good. Then get back to work. I expect a full recommendation report within the next 3 days or earlier. Hey, Sophia. Pwede magtanong? Sure. Paano mo napapayag na tawagin si Kuya only by his first name? Kasi yun yung naging deal namin nung hinire niya ulit ako dito sa company na to. Oh, parang desperado siya na makuha ka para pumayag sa ganyan. Hindi ka ba nagagalit na parang iniisahan to yung kapatid mo? Well, in a different situation, aawayin kita. Ipagtatanggol ko ang kuya ko. Pero in this instance, hindi na lang ako kikibo. Next. Itanong mo naman sa kanya kung anong favorite color niya. Oh, bakit ka tumahimik? Hindi ka na ba curious sa relationship nila ng kuya niyang ingrato? Bart, simulan na natin para makarami tayo. Ay, ano, para mabilis tayo matapos. Yeah, sure, of course. Uy, yung bata ko, kamukha ni Kevin. Oo nga, no? Hey, speaking of Kevin, kamusta na siya? Okay naman siya. Sumasama-sama kina Bruce sa mga ginagawa nila. That's good. Teka, ako, hindi niya ako kumustahin. I'm hurt. I really hope na makahanap sila ng gamot para sa kondisyon niya. Salamat. Eh, kaya nga rin ako nagtatrabaho eh, para magawa ng paraan na mapagaling si Kevin. Sophia, remember, ako ang kapatid mo dito sa opisina, hindi si Kevin. Don't act so overly concerned. Baka mamaya mahalata na tayo. I mean, tumutulong ako kay na Bruce tsaka kay Jopet para, yun nga, mapagaling si Kevin. Kasi, parang kapatid ko na rin yun eh. Tsaka, syempre, di ba, best friend siya nung nag-iisa kong kapatid, si Anna. Yeah, well,
very obvious naman kung paano ka umiyak at yumakap sa kanya sa ospital eh. So... Oh, kasi malapit talaga sa akin yung bata na yun eh. Di ba? Kasi, tina mo, inosente, magiliw, tsaka mabait siya. Yeah, I agree to that. Dahil ilang beses ko nga lang nakausap si Kevin, pero feeling ko, tagal na namin magkakaibigan. Look, Sophia, if there's anything, absolutely anything na pwede kong gawin para makatulong kay Kevin, just let me know, okay? At yan natutunaw ang uso ni Sophia Mendoza. The overall production is up by 13.51% for the first quarter of the year. So that means we are ahead of schedule so far sa ating target. Wow, that's a good news, Bobby. Bigyan mo na lang kami ng update. Will do, sir. Thank you, ma'am. Bobby. Sige, sige. We'll see. We'll see you. Sir, nandito po yung mga pulis. Gusto daw kayong makausap tungkol sa murder case ni Madam Ana. See, look at this one. Dapat ma-acquire natin yung laruan na to. Papatok yan sa mga batang lalaki. Promise. It's rotating rotor robot. Sigurado ko ba dun? Eh, pangalan pa lang ako corny-corny na. Sophia, huwag ka nga masyadong masaya dyan. I don't see what's funny. Madam, kung nasa kabilang kwarto ko, siyempre, hindi ko lang intindihan, di ba, kung bakit ako nakatawa. Pero dahil nandito ako, nakakatawa naman talaga eh. Excuse me? Ano yun? Ay, hindi. Sorry, kasi nawala na yung, namali na yung sentence na structure. Kasi nakakatawa talaga eh. Well, anyway, meron akong ganyan laro nung bata ko. Para siyang Beyblade na lumilipad. Ano naman yung Beyblade? Sophia, sikat na laruan ng Beyblade. Imposible mo, hindi mo yun alam. Beyblade? Yeah. Oh, of course. Alam ko yun, Beyblade. Kasi, meron siyang handle na ganito. Tapos, ipapatong mo yung rotating rotor robot. Dito. Tapos, hihilahin mo yung string. Tapos, lilipad siya. Ano? Ano, hindi ka nag-guess? Hindi. Okay, ganito lang yan. May handle ganyan na hawakan mo. Tapos ipapatong mo yung rotating rotor robot dito. Tapos kunyari may string dito. Pag hinila mo yan, lilipad siya ganun. Kama? Sophia? Sophia, what's going on? Sophia! Sophia! Pilit pinapako ang natanong ng isip ko. Captain. Sir, good morning. Opo ho kaya. Thank you. I hope it's good news. Sir, depende po yan sa definition nyo ng good news. Katulad po na sinabi ko sa inyo kagabi, may mga bagong lead kami sa kaso ni Madam Ana. May bagong witness na di umani nagsasabing imposibleng si Baldo ang naglagay ng bomba sa kotse. Bagong witness? May alibi si Baldo? Paano niyong bumper referral na nakuha doon sa bahay niya? Sir, may bagong findings. Na ang lahat ng iyon, posibleng plan. Sir, isa lang ibig sabihin nito. May dahilan na kami ngayon para i-reopen ang kasong murder ni Madam Ana Malalastas. Hindi ko talaga siya mag-get. Hindi pa rin? Hindi! Tandaan na, slow motion eh. Kapatong mo dito yung rotating rotor blade, tapos hihilain mo yung string kunyari. Jessica. Ano kasi, Jessica, ina-explain lang ni Bart kung paano gawin yung rotating rotor, rotor. Ano yung rotor? No, roller? Robot, rotor. I need to explain. Sophia. I understand na nagtatrabaho lang kayong dalawa. Anyway, pumunta lang ako dito para sunduin ang boyfriend ko for lunch. At hindi na kita iimbitahin since buong umaga naman kayo magkasama. Shall we, babe? Yeah. Mm-hmm.
What do you mean? Bakit kailangan i-reopen? Sir, muling iimbestiga ng kaso. Dahil kung hindi si Baldo ang killer, kailangan mahanap namin ang tunay na salarin. That's stupid. Papalayain niyo ang isang kriminal dahil sa testimonya ng kusino? Hindi niyo mainisip kung bakit naghintay na matagal yung witness niya bago siya lumabas? Gusto ko malaman kung sino yung witness niya. Sir, sorry po. Pero sa ngayon, confidential po ang identity ng bagong witness namin sa kasong ito. At saka mga ilang detalye sa kasong ito. Pero sir, natutuwa kami na may malaki kayong interes sa mga bagong ebidensya namin. Look, Madam Anna was my boss. She was my mentor. At malaki respeto ko sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit interesado akong makuha ang hustisya ng pagkamatay ng aking boss. I'm sure, yun po ang dahilan niyo. Kaya po kayo ang una namin pinuntahan para malaman niyo agad ang mga bagong developments. Sir, salamat sa oras ninyo. Salamat. What? Bubuksan daw ulit yung kaso? Unfortunately, hindi lumabas na bagong witness. Binigilan daw nila si Baldo ng alibay ng mga panahon na yun para makapaglagay sila ng bomba sa auto ni Madam Anna. Paano daw yung mga parts ng bomba na nakita sa bahay niya? Planted daw yun, Miranda. That means, finremap lang si Baldo ng totoong killer. Well, that's a bit of a good news, right? Because kung hindi si Baldo ang killer, then I guess hindi siya dapat maparusahan. Pero ang ibig sabihin nun, the real killer is out there. At ang masama pa dun, hindi malayong mapagbintangan ako as prime suspect nila. No! Hindi mangyayari yun! Han, it can happen. Isa ako sa mga nakinabang sa pagkamatay ni Madam Anna. Kaya kailangan masolve na itong kasong to as soon as possible. Let me guess. Nahuli ka na naman ng magaling kong pamangkin, no? At hindi sana mangyayari yun kung nakinig ka sa akin. At nag-stick tayo sa business. Yun na nga, madam, yung hindi ko maintindihan eh. Bakit ako magigilty, di ba? Wala naman kami ginagawang mali ni Bart. Bakit naman kami magtatago? Eh, magkaibigan kami, magka-opisina kami, di ba? Alam mo, Sophia, accept it or not, alam mo naman kung ano yung pupuntahan ng pagiging magkaibigan nyo ni Bart. At alam mo na, magyun. Mali na magkaroon kayo ng relationship ni Bart. Dahil darating yung araw na malalaman niya ang totoo. Na hindi talaga ikaw si Sophia Mendoza. Nag-graduate sa Columbia State University. Na isang marketing expert. Na kapatid mo si Kevin. Na nasisinungaling ka sa kanya the whole time na magkakilala kayo. At yun ang dahilan kung bakit ka nagtatago sa kanya. Dahil ayaw mo siyang masaktan at ayaw mong kamuhian kanya. For the rest of his life, Sophia, ang sabi mo, tulungan kitang umiwas sa kanya. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Pero Sophia, alam mo, dapat sa'yo manggaling ang totoong pag-iwas. May handle ganyan, nahawakan mo. Tapos ipapatong mo yung rotating rotor robot dito. Tapos kunyari may string dito. Pag hinila mo yan, ipad siya ganun. Pumunta lang ako dito para sunduin ang boyfriend ko for lunch. At hindi na kita iimbitahin. Since buong umaga naman kayong kasama. Parte yun ang mission mo. What are you saying? Na kailangan kong ayusin ang buhay ng taong pumatay sa akin? Noong ko pa po sinasabi sa inyo, hindi ko pinatay si Anna Manalastas. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Madam Anna.
guilty po ba kayo? Sinasabi mo! Dalawang klaseng tao lang naman ang may motivation para pumatay sa akin, may gayat sa akin, at yung makikinabang sa pagkamatay ko. Si Jessica, si Bobby.